So, what is up mga kahabi? Good morning sa inyo. At ngayon, nandito ako sa munting palaisdaan ko. Makikita nyo mga kahabi. At i-update ko kayo dito kung anong ganap dito sa palaisdaan ko. So, yun. Without further ado, let's go! So, bali dito mga kahabi yan. Nilinis ko yung doon na part. Kinuha ko yung mga rep tab. Yan. Yun. Tapos, yun pa rin. Dito pa rin yung mga prime ng mga platis ko dito at saka yung koi ko. So, bali mga kahabi. Iniisip ko pa kung anong ilalagay ko dyan na part. Doon na part. Kung meron kayong may isa-suggest, comment down below kung anong maganda ilagay dyan. Rep tab ba or trapand lang. So, yun. Tapos, mga kahabi, ito na yung mga fry ng mga platis ko dito. Yan. Napakadami nito, mga kahabi. Yung iba, naging breeders na kasi may nanganganak na kasi dito. Plano ko kasi kunin yung mga malalaki at ililipat ko. So, yun. Napakadami nito mga kahabi, nandun pa. May nakatambay na fry doon, saka dito. Yan. Tapos, yung koi ko. Mga kois. Yan. Medyo malalaki na. Yan mga kahabi. Yun. So, bali dyan mga kahabi, yung mga leopard mollies ko at saka black balloon mollies nandyan. So, tara, kita natin. Yan, medyo maraming floater na plants dito. Yan. Tsaka, nasa ilalim yung mga mollies ko mga kahabi. Bali, napakadami ng mga price dito. Yan. Tsaka, lilinisin ko pa rin to. Kasi, kaka-change water ko lang nito mga 2 weeks ago yata. So, yun. Tapos, dito ulit mga kahabi. Medyo makalat pa dito. Tapos, tong pond na to. Yan. Kakalinis ko lang mga nakaraang araw. Tapos dito na puno na ng water lettuce tong pond na to. Bale, yung mga breeders na molly dito, kukunin ko. Tapos itatransfer ko mga kahabi. Yan. Tapos dito, may rep tab ako dito. Dito mix na mga kahabi. May mga fry ng balloon mollies. Tapos may mga yung mga breeders din nandito. Yan. Tapos yung mga unang anak nung platis ko nandito na rin. Malalaki na at may mga fry na rin sila. Yun. Tapos ito yung mga fry nung mollies ko. Medyo malaki na at yung iba breeders na may nanganganak na rin dito. Yun. Bali mga kahabi, mas maganda yung kulay ng mga mollies ko dito. Yan. Tapos dito, may mga breeders na platis dito, tsaka mga mollies na rin. Napapansin yung mga kahabi, yung mga mollies ko dito. Medyo pangit yung kulay kasi matamlay kasi sila. Yan. Pero kapag mainit na yung panahon, naiinitan na sila at babalik rin naman yung magandang kulay nila. So yun. Yan. Tapos dito. Yan, ito yung mga fry ng mga black lace guppy ko, nilagay ko dito. Yan. Tapos isi-select ko pa yung mga male dito kasi nakikipag-breed na dun sa female. Yan.
So ito yung part dito mga kahabi, kung naalala nyo pa. Yan. Tapos dito, yan mga kahabi, may mga reptab ako dyan. Kas yun. Kasi lalagay ko pa yung reptab dito. Paganyan, katulad nito. Yan mga kahabi. Tapos yung platis dun. Tara, tingnan na muna natin yun. So ito na yung part mga kahabi, yan. Yan, medyo nakakalat pa, pero yung mga reptab na to, yan. Tapos ito, meron pa dito. Tapos ko na tong linisin mga kahabi, yan. Yan. Tapos ito. Yung iba may butas pa, pero i-re-repair ko rin lang naman yun. Tapos dito may mga tubig na dito. Tapos yung mga gusto kong i-transfer na mga mulis, gusto ko ilagay dito mga kahabi. Yan, dito wala pang isda dito. Puro plants pa. Tapos dito may nailagay na ako yung mga balloon black mulis. Yan. Tsaka may dalawang male black lace guppy dito. Yan mga kahabi. Yan. Yun na nga, di pa tapos yung paglilinis dito mga kahabi. Yan. So tara, punta tayo dun. So, ito na yun mga kahabi. Dahil ito yung mga breeders ng breeders platis ko. Yan. Tsaka napakadaming price dito mga kahabi. Yan. Kita nyo. Tingnan nyo mga kahabi. Yan. Wait, kukuha ko ng fish food para pakain dito. Kasi para lumabas sila. So yan mga kahabi, medyo greenish na yung tubig kaya medyo di natin nakikita yung mga price, pero napakadaming price dito. Yan. Tapos nandito pa sa part na to, nagtatago yung mga price. Tingnan nyo, napakadami na ng water lettuce. Tapos yun. Nasa ilalim kasi yung mga price ng mga platis dito. Yan mga kahabi. Umibabaw sila. So bali mga kahabi, itong bahay na to, yung bahay-bahayan na to, hindi ko pa napag-iba kasi medyo busy kasi. Yun. Pero kapag nag-iba to, another space dyan. Tapos yun, lalagyan ko rin ng mga trapan dito para sa mulis ko. So yun mga kahabi. So yan. Yan na yung area dito. Tapos dito mga kahabi, medyo malalaki na yung mga male black lace guppies ko dito. Yan. Yan mga kahabi. Tapos medyo malalaki yung mga tummy nito. Plano ko sanang yung mga fry nito pag lumaki ibaback cross ko dito sa female para kapag naging pregnant na tong female guppies dito, mas marami yung anak. Mas maraming mapuproduce na price. So, yan.
So, yun na nga mga kahabi. Ito, yun yung update dito sa munting palaisdaan ko. At di pa siya tapos. Pero, kapag tag-init na, matatapos ko na tong pag-arrange dito sa munting palaisdaan ko. Kasi nga, medyo maulan. Tsaka ngayon, tingnan nyo, medyo maulap yung panahon ngayon. Kung may mga suggestion kayo mga kahabi, kung anong mga strain na mollies or platys yung gusto nyong bilhin ko para maparami dito, comment down below mga kahabi. At kita-kits sa susunod na video mga kahabi. So huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko. So yun, happy fish keeping mga kahabi. Fish out.